Hi guys! Welcome sa aking channel. Another Divisoria Toys Haul na naman ang aking i-share sa inyo. Mga bago kong inangkat mula sa Divisoria para paninda ko dito sa aking tindahan. Bali na sa worth 4K lahat ng mga items na to. And bali tatlong stall guys yung mga napamilhan ko doon sa Divisoria Basement sa baba ng Divisoria Mall. So, sisimulan ko na guys. Pakita ko isa-isa yung mga napamili ko doon. And I will be sharing you the prices of each pads na nabili ko, each item, ayun. Kasi meron din naman akong binili, hindi lang naka-toy pads. Iba pang klase ng mga toys na hindi siya naka-pads. So, ngayon, sisimulan ko muna dito sa first stall na pinuntahan ko, which is doon ako nakapamili, guys, ng mas marami. So, dito. Ayan. Dito sa stall na to, napamili ko dito sa... bali, ang napamili ko lahat sa stall na to is worth 2070. First, itong ayan, kumuha ko nito guys. Para siyang ano, birthstone rings. Ayan, may iba-iba siyang shapes. May siyang star, may heart, may square, triangles. Ayan siya. So, nabili ko to guys for only first pala, bago ko simulan. Ito pala yung stall nito guys. Ayan. Ayan ha. I-screenshot nyo na lang siya guys. Ayan. Stall number 832. Malapit lang to guys doon sa pinakabungad ng Divisoria Basement kung saan pagpasok ninyo under yung napakaraming candies. So doon ako nag-start pag pumasok kasi gusto ko malapit lang yung stall na pagbibilhan ko para pag bit-bit ko hindi ako mahirapan. So balik tayo doon sa ito sa ring na binili ko. 120 pesos guys itong isang set na to, then may laman siyang 36 pieces. So pumapatak lang ang puhuna ng bawat isa sa kanila is nasa 3 pesos point something ata yun. Ayan. So pwede na to for 5 or for 6 pesos. So itumuha lang ako ng isang set. Ayan, kasi gusto kong maglaro ng singsing na ano lang, mura ko lang maititinda yung hindi aabot ng 10 piso. Kasi yung tig 10 ko dito ang tagal mabenta. So ito, benta ko to ng nasa murang halaga lang. So yun. So, dito guys, itong, ayan, umuulan na naman. Ako nakapag-display, lakas ang ulan. Tignan naman magkabaha. So, ito guys, tattoo. Ayan, meron palang tattoos na ano, na Sanrio. Kaya nagulat ako, ay, tattoo pala yan, nakala ko stickers. Kaya ayun, kinuha ko na agad guys, kumuha lang muna ako ng isang pad. Tapos pag pumatok to, syempre, yun ang pagbalik ko doon. And kabisado ko naman yung stall. May mga stall na hindi ko nakabisado, kaya minsan sa iba-ibang stall ako bumibili pagbalik ko. Dahil tinatamad na din akong hanapin ito pa isa-isa. Ang sikit kasi ng daan doon, di ba? Parang may mga iski-iskinita. So kaya kung saan ako makakita ng ano, makapili, doon ako. Hindi ko na minsan nababalikan yun dati stall na mga pinupuntahan ko. Pero ito, I think ito na yung magiging lagi ko pupuntahan. Kasi okay naman ang mga presyuhan. So yun guys, tattoos na Sanrio. Meron siyang 20 pieces and 65 pesos only. Ang mura yun na, no? Ano siya guys, 65 lang siya, 65 pesos lang siya, 20 pieces na siya. Sanrio na tattoos. Okay. Next po naman dito is itong Magic Butterfly Toys. Ito siya guys. Ayan, hindi nyo makikita yung kung anong klaseng laruan siya kasi nakabalot siya, pero try ko mag-flash ng picture niya dito. Ayan. Kikita ko siya sa Google. Basta yun siya, parang ganito siguro yung itsura niya guys. So, ayan o. Basta sabi daw may hihilain dyan, tapos pag binitawan mo, lilipad siya ng pusa. Ayan yung sabi. Pero ayun, try natin to. Magic Butterfly Toys. Ayan. 24 pieces na siya guys. And 140 pesos. Ayan. And the next, ito isa sa mga vlog ko na may title na kung ano pa yung mga toys na gusto kong bilhin ulit pag bumalik ako sa Divisoria. Yung nagtinda na ako nito, tapos ibabalik ko ulit. Ito may nakita ko ulit. Ito, yan. Sa mga nakapanood ng vlog na yun, ito yun. Ay, ito ba yun? Ay, hindi pala. Hindi siya ganitong exact na ano pala, itsura. Magka-similarity lang sila pero hindi ito yung mismo exact na ano. Kasi yung transparent talaga siya lahat. Pero anyway, magkaparehas naman sila, may similarity naman. So, ayun, kumuha ulit ako. So, sana patok pa din siya ngayon sa mga bata. 24 pieces, 150 pesos. And then, itong Pokemon. Ayan, Pokemon. Ano to? May mga figures daw sa loob ng mga Pokemon character. Ayan.
So, panlimaliman siguro ito. Kasi as much as possible, gusto kong mag-angkat ng mga toy pads na pwede kong ibenta limahan or pang-anim na piso. Yun. So, yun. Naghanap ako doon. Pwede ganun. So, titignan ko pa kung pwede siya sa lima or i-anim or isa 6 pesos ko. Ano siya? 20 pieces? 65 pesos. Ayan. Then, next. Ulit. Ayan. Meron ako dito ng helicopters. Ayan. Simple ano lang ng pagka-helicopter. Ayan na siya, guys. So, 20 pieces siya, 70 pesos. Ayan. Tapos, and then itong DIY beads. Ayan, kumuha ako nito. Ayan, mga beads daw yung laman yan. Ganito siya, oh. Para sa ano, mga bracelet beads. Ayan, DIY. Mga bata na business. Kinuha ko to kasi, ano, maganda packaging niya. Mga nakabox-box siya. So, 20 pieces din to siya. Umuulan na naman, lakas ng ulan. Maano na naman yung business ko dito. Mauun siya, may. 70 pesos. Ayan, 20 pieces for 70 pesos. And then, isa pa sa mga stall na yun, itong spinner. Ayan, guys. Nagkakandatanggal na, ayusin ko na lang ito. So, 20 pieces ata ko siya. Ay, 12 lang siya. 12 lang pala siya. 12 piraso. 70 pesos. Ayan. 12 pesos for 70 pesos. Yan, pagsampuan natin. Itong ano, keychain. Ang cute nito, guys. Ito, DIY keychain na may glitters siya. Ayan. Ganyan siya. Oh, may fish. Mayroong ano, parang girl. May boy. Ano pa may iba dito? Mayroong car. Ayan, iba-iba siyang ano. Ayan, iba-ibang designs. Parang siyang acrylic. Acrylic siya, guys. Tapos, ayan, glitters yung ano niya. Siguro, kukulayan niya ng mga glitters. Ayan. 20 pesos din to siya. 70 pesos. Ayan. 20 pieces for 70 pesos. Then, itong ring. Ayan. Another ring. Pokemon ring. Kumuha ko nito kasi, ayan. Nagtinda na ako dati dito. Malakas to doon sa province lang. Nagtinda ako nito. Ngayon, naalala ko siya. Natatry ko siya dito. Ayan siya, guys. So, ito, mga stainless to siya, guys. Hindi to siya nag-fade. Ayan, silver siya na stainless. Tapos, meron siya mga plastic na ring na ka-pair. So, 20 sets siya. Tapos, 75 pesos. Then, next ito, guys. Bago to siya. Ito yung napanood ko noon na gusto kong bilhin. Buti nga, may nakita ko doon. Ito, oh, ano to siya? Elastic mesh. Ayan, elastic mesh. Ayan, familiar ba to sa inyo, guys? Basta maganda to siya, napanood ko to siya sa video, sa YouTube. 16 pieces lang pala to siya. 16 pieces and 160 pesos. Ha? Mahal pala to siya. Ano ito yung benta? Baka pang 20 to. Ayan, 16 pieces, 160 pesos. Malalaki naman siya, guys. Tapos ito, ang cute-cute nito. Ayan. Parang siyang mga maliliit na egg. Squishy siya. Squishy. Tapos ganyan siya, guys. Oh. Ayan. Parang siyang mga bun. Maliliit na bread. Ayan. Pero dito parang siyang mga ano egg na may egg yolk. Ayan siya. Squishy. Ang cute-cute. And 24 pieces. Ayan. Mura din, guys. 24 pieces na siya. 120 lang. Guys, itong bubbles. Ayan. Bumili na ako ng bubbles na maliliit yan. Kasi, para afford lang ng mga bata, guys. And mabilis lang siyang maubos. Ito. Kumuha na ako ng isang box for 80 pesos only. And yung laman nito is meron na siyang 30 pieces. Ayan. Diba murang-mura? Pwede na siya for 5 pesos or for 6 pesos. Pwede na nga siya sa 5 eh. Sobrang mura niya na. Pero, nagtitinda kasi ako minsan ng maliliit pa na 5. Kaya baka 6. So, tignan ko lang kung magkano ko siya bibenta. Basta ayun, 30 pieces, isang box for only 80 pesos. And then next, hindi tayo pwede mawala ng slime. Slime naman, guys. Pero, dahil nga mag-isa ako and sobrang nabigatan ako last time, guys, na kumuha ako ng mga slime. Kaya hindi na kumuha ng box. Limited na lang, guys, ang pwede kong kunin ng slime. So, ito. Ayan, ang cute. Ito ay SpongeBob na slime. Tapos ito ay para mga fruits. Ayan.
Plain lang siya. Ang mumura nito guys, ito 80 pesos, 12 pieces. Pang sampuan siya. So, sa 80 pesos may 40. Sa lahati na YouTube, tutubuin ito. Ito naman, malalaki nga ito. Actually, pwede ito pang 12, pero dahil gusto ko maubos agad. Ayan, nung tatabahan niya, malalaki siya. Pero dahil gusto ko maubos agad, kaya gagawin ko na ito 10-10. Then ito, ganun din guys, 80 pesos din to for 12 pieces. Ayan, pares lang yan sila. Ito na lagi yung bibilhin kong slang, ganito na lagi. Doon pa rin sa stall na yun guys, ha? Kumuha rin ako ng mga beanie. First, itong pamaypay na beanie. Ayan. Tingnan ko nga kung magkano dito. Kasi doon sa isang stall, nagtanong ako 90 pesos, 12 pieces. Same lang, 90 pesos din. 90 pesos din siya doon sa isang stall. Ayan, 90 pesos, beanie, pamaypay, 12 pieces. Ayan siya, oh. Ayan. Next, another beanie, stickers. Ayan, may stickers pa ka guys, pero ito, ibang stickers naman po siya. Meron siyang, ano, hindi ko muna siguro ito i-display. Kasi baka hindi mabenta yung tig-dose ko doon. Kasi medyo mababa yung ano. Sa Shopee ko kasi yung nabili, kaya yung price ko ay medyo, ano, medyo tumaas dahil iba naman kasi pag sa Divisoria ka mamili, mas mura sa Divisoria. So, ayun yung stickers ko nandun is tag-dose. Pero hindi ganito guys yung appearance niya, ha. Ayun yung parang pabuklet yun. So, yung dose yung binibenta ko. So, ito, titingnan ko pa kung magkano. Pero hindi ko muna siya i-display. Papaubusin ko muna yun. Ayan, ilan to? 20 pieces. 120 pesos. Ayan. Then, another mini stickers. Ayan, nakaganito siya, guys. Ano daw yung naman ito? 12 pieces siya, guys. And 60 pesos. Ayan. So, pang sampuan nata ito siya, guys. Ayan. Meron siyang laman na 12 pads. Ayan, sa isang pack. And 60 pesos siya. Beanie stickers. Next, another beanie. So, guys, pin. Ayan, mga pins. Gusto, tagal ko na gusto mag-ano nito. Ayan. Meron siyang laman na 20 pieces and 120 pesos. 20 pieces. Ayan siya, guys. Oh. Dalawa to siya, guys. Nagpasiguro na ako kasi matagal na naman makakabalik. Ayan. Dalawa siyang BB pins. Next na binigay is keychains. Ayan. May mga keychains pa ako guys. Nabili ko sa Shopee. Pero ito kasi medyo mas mura to compare doon. Pero kung tinitingnan ko, mas maganda yung print nung nauna kong binili guys na galing sa Shopee. Pero ito lang kasi is pwede ko siyang mabenta ng medyo lower sa kung magkano ko binibenta yung keychain ko ngayon na naka-display. Kasi mas maganda yung print nun. Tapos ito, sa price niya, pwede na yung ano, baka gawin kasi yun 15. Ito baka gawin ko na lang 12 pesos each. Ayan. Ano nga pala to? 130 pesos. 20 pieces. Tapos guys, ito na yung last doon sa stall na yun. Beanie pa din. Ayan. Scratch it beanie. Yung ini-scratch, yung ini-kiss-kiss, tapos lalabas yung mga pictures. Meron din pala yung beanie na character. So, ayan. Ano siya? Ayan, 65 pesos and 20 pieces. Ayan, scratch it na beanie. So, yun lahat guys doon sa stall na yon. Bali, umabot siya guys ng 2,070 pesos. And then, dito sa isang stall, meron akong nadaanan. Wala akong masyadong makitang nagustuhan ko. Ito lang yung stall na nakita ko na ano, na maraming, parang may mga nakita kong bago. So, ito sa isang stall na to guys, ay apat lang ata binili ko. Ito, ayan. Ito naman ay worth 425 pesos at ito inabot. Ayan, nasa 400 plus lang. Ang stall number nito ay 536. Ayan. Sa mga magtatanong guys ha, kasi pag laging nagtatanong yung iba kasi, hindi ko na kayo mare-reply yan dahil hindi sa lahat ng oras na check ko yung mga notification, mga nagko-comments kasi mayroon din akong ginagawa. Panoorin nyo na lang guys yung whole video para malaman nyo yung mga stall na pinagbilhan ko. So ayun, again, itong stall na to, itong pangalawang stall, 536. Ito guys, ayan. Nakakuha ko nitong stamp na may pito na siya. 20 pieces,
70 pesos. Ayan, pinalagyan ko na lang dahil din ako nagpaan ng resibo kasi apat lang naman. So, ayan. 20 pieces. 20 sets siya, ha? Yung pair na siya. Isang stamp, isang pito. 70 pesos. Next, stall na yon is ito. Ayan. Ito yung isa pa sa mga sinabi ko na bibinhin ko ulit. Na meron ako nito dati. Tapos ibabalik ko siya. 24 pieces siya. And 120. Ah, mura na lang, guys. 120 for 24 pieces. Ayan. Next. Ito. Alala, nagustuhan ko siya kasi ayan, naganda ng packaging niya. Meron siyang pang ano. Ayan, yung iniikot lang siya. Tapos, yung may kasama siyang pagkain, guys. Ayan. Ayan, maganda lang yung packaging niya. Ano siya? Mura lang to, 105. Tapos meron ng 30 pieces. Ayan. So, sa 30 pieces, meron kang 150 minus 105. So, may tubo ng 45 pesos. Ayan. Ay, itong, agad ko na dito hinahanap. Mabili lang ako ng isang balut. Character balut. Ah, dream balut yung dati kong binili. Ngayon, nakalagay character balut. Pero magkasing laki sila, guys. Ayan, no? Parang siyang character balut na giant. Ayan, no? Mga character balloon guys na malalaki. Malaki pa sa mukha ko yung packaging niya. Ayan, malalaki siya. 30 pieces and 130 pesos. Ayan. Next na stall guys, ito na yung last na stall na pinuntahan ko. Napakalapit lang nito sa pinakabunga. Di ba pagbaba ninyo ng hagdan, makikita nyo, marami kasi yung ano guys, yung basement na iba-ibang exit and entrance. Bale ito yung pinasukan ko, yung may maraming candy, pagpasok nyo pa lang sa harapan nyo, puro candies. Tapos yung dito lang, harap lang ng candies. Ayan, install na yon. Ito naman siya, ayan. Ito naman ay worth 625 to inabot. And then, ay yung stall niya, hindi nga nilagay. Ay, nakalimutan yung ilagay yung stall. Kasi dyan na guys. Kalimutan yung stall. Sabi ko, ilagay yung stall. Ayan lang siya. Before pala ako mag-site nito, yung kanina yung pinakaunang stall, yun lang yung nakuhanan ko guys ng FB Messenger daw to niya. Ito, yung pinaanan ng stall na yon. Ayan, paki-screenshots na lang. Nakalimutan ko kanina sa pinaka-first to na, ano, na stall na pinakita. So, ito yon sa first na stall. Amalia A. Kakal. Ayan. Yan yung binagbilhan ko ng maramihan. So, ayun. Ulit, ito 625 pesos inabot. Ito, isang box ng squishy. Squishy to siya, guys, na ano, smash water ball. Ayan, tubig yun laman niya. Ganyan siya, oh. Pero ito yung itsura niya sa loob. Ayan. Parang siyang kagaya ng inano ko, pero mas maganda yung inano ko nung una. Hindi ganito. Pero ito kasi water. Ayan. Ayan siya. Parang siyang ano, siopaw. Ayan, isang box lang tinuha ko. 12 pieces lang siya. 80 pesos. Pura lang din siya. And then, poppers. Ito. Bumili ulit ako nito guys. Mabenta to sa akin. Poppers. Ayan. 150 pesos. So, all in all, meron siyang 60 pieces and 150 pesos only. Laki na ng tubo nito. Tapos guys, ito, bumili ulit ako ng yoyo. Ayan, itong klaseng yoyo guys, kasi gustong-gusto ko to. Ang ganda ng kanyang appearance. Tapos, mabigat siya. And then, nung nag-display kami nito, napakabenta nito. Sa lahat ng naging yoyo, ito yung isa sa mga pinaka-mabilis na benta noon. 200 pesos to siya guys. Tapos, 24 pieces na yung laman niya. Then, another dun sa stall na yun. So guys, ayan, beads din. Pero ito ay mga letters naman. So yung gusto ng mga bata kasi mga letters na beads. Ayan. So magdi-DIY na lang sila. Makakabuo na lang sila ng mga words. Kasi mga letters, puro letters to dito. Wala sila ibang halo. Only puro letters. Ayan. Tapos, ano to? 20 pieces. Tapos 120 pesos. Last item na tayo, guys. Ayan. Ang cute.
bird whistle na nilalagyan ng tubig para yung tunog niya guys is maging parang bird talaga yung tunog niya. Kaya ayan, ayan siya oh, meron siyang butas dito. Yan, lalagyan niya ng tubig para pag whistle nila, pag pinatunog nila, para siyang tunog talaga ng bird. And 20 pieces and 75 pesos. Ayan. So, yun lahat ng mga napamili ko doon, guys. Kaya inabot siya ng 4,000. Actually, 4,120 lahat. So, ayun. Sulit na sulit ang pamimili ko doon dahil gustong-gusto ko yung mga napamili ko. So, ayun, guys. Nandito na lang yung video ko. So, sana yun. Nag-enjoy kayo to watch this vlog. And nakakuha kayo ng mga ideas saan kayo gustong mamili ng mga laruan na pagtinda. And ayun, na-share ko naman sa inyo yung mga stall. Yung isa lang hindi ko na-share. Tapos yung isa kung saan ako parang bumili, ano na yung FB, ano, again, ito yung kanyang FB page, FB Messenger. Ayan, i-message nyo lang siya kung gusto niya sa store nila mamili. Ayan. Tapos yung stall. So, okay na yun, guys. Thank you so much and see you on my next video.